Hi guys, welcome to my YouTube channel. Ako po si Eric, at isa po rin po akong driver. So ngayon po, share ko lang po sa inyo para kayong mga nagmamaneho, kayo ay nagawi sa Maynila, bigyan ko po kayo ng mga tip para po kayo ay makaiwas sa huli, lalo na pag kayo ay nasa lungsod ng Maynila kasi sobrang higpit po sila ngayon. Kaya maiwasan natin hanggat maaari magkaroon ng traffic violation. Kasi sa panahon po ngayon, mahirap magtubos po ng lisensya dahil pandemic. So, maraming tao. So, kung ayaw nyo maabala, sumunod po tayo sa batas nila at sumunod tayo sa traffic rules. Kung ano man ang pinapatupad ng Maynila. So, ito, share ko sa inyo dahil araw-araw po ako nagpupunta ng Maynila. Pupunta ako ng Divisoria. So, sa mga base sa mga nakikita ko, ito yung mga kalimitan na nakikita kong mga maraming nanghuhuli talaga, sobra. So, para kayo, pag pumunta kayo sa Maynila, meron na po kayong idea. Unang tip ko po sa inyo guys, kapag kayo po ay nagawi sa lungsod na Maynila, or kaya habang kayo po ay nagda-drive sa lungsod na Maynila, pagdating niyo po sa mga intersection na may mga traffic light, hangga't maaari, sumunod na lang po kayo sa traffic light. Pag red, red po muna, huwag muna kayong kakanan kahit wala pong nakalagay na no right turn and red signal, huwag muna kayong kakanan para sureball lang po na kayo ay hindi mahuli. Kasi sa higpit po ng ordinansa nila, mahirap na po pag kayo natsyempohan na kumanan kayo at naka-red pa, mahuli po kayo, matitikitan po kayo. So advice ko na lang po, hanggat walang sinabi yung traffic enforcer na kumanan ka kahit tri-stop, sundin nyo na lang po yung traffic light para wala na po kayong abala. Ganun lang po kasimple. Hi guys, back on the road na naman po tayo. So ngayon, bibigyan ko po kayo ng mga tip para kayo po ay hindi matikitan or mahuli dito sa Maynila kapag kayo po ay nagmamaneho dito. So dito po, mahigpit po dito ang mga MTPB. So mag-iingat po lagi kayo kapag nagmamaneho kayo dito dahil matatalas po ang mata nila. Konting mali nyo, magkakaroon kagad kayo dito ng violation. So dito, sa ngayon, sa panahon ngayon ng pandemic tayo, suspended po muna yung number coding nila. So kung coding kayo, pwede pa rin pa kayong pumunta ng Maynila dahil hindi pa naman sila nanguhuli. So mag-antay na lang ng update kung kailan magbabalik yung number coding nila. So dito po, unang-una, kapag kayo po ay nandito sa Maynila, huwag po kayong basta-basta magpa-park kung saan-saan sa gilid ng kalsada. Huwag na huwag nyo pong iiwan yung sasakyan nyo kahit po segundo lang yan. Dahil pag iniwan nyo po yan, sure ball pagbalik nyo, naka-clamp na po yung sasakyan nyo. So, para makaiwas sa clamp or matow kayo ng MTPB, hanap na lang po kayo ng parking, magbayad na lang po kayo. Make sure po na yung parking or street parking po na mapaparadahan ninyo ay may kapalit na ticket para yun po ay legal at kayo po ay hindi makaklamp. Huwag po kayong magpaparada ng sinabi lang na pwede magpark. Huwag po ganon. Kailangan po dito parating may kapalit na ticket para kayo po ay hindi hulihin or maklamp. So, kapag nagmamaneho po kayo dito sa Maynila, huwag nyo po ugaliin dito yung ugaliin yung pagmamaneho ng palipat-lipat na linya. So, ngayon, nakikita nyo, nasa gitna lang ako kasi papunta po ako ng Divisoria. So, gitna lang ako lagi para ako po iwas huli. Tsaka lang po kayo lilipat ng linya kung kayo po ay malapit na po kayong kumanan doon sa pupuntahan nyo or kumaliwa. Dahil po, pagdating po sa intersection at nasa gitna kayo tapos biglang naalala nyo kakanan pala kayo or kakaliwa,
violation na po yun, huli na po kayo doon. So kung kayo'y kakaliwa, malayo pa lang po, pumesto na kayo dito sa kaliwa. At kung kakanan naman po kayo, pumesto kayo sa kanan na, kung kayo po ay liliko na. Pero kung kayo'y diretso pa, malayo pa, dito lang po kayo mag-stay sa gitna. Dahil pagka pumasok na po kayo doon sa intersection at nasa loob na po kayo ng solid lane, hindi na po kayo pwedeng lumipat pa ng linya. Huli po kagad kayo. Halimbawa, pumunta kayo dito sa kaliwa, tapos kayo pala didiretso pa, bawal po yun, mahuhuli din po kayo. So, ganun din po sa right side. Kung hindi kayo kakanan, huwag po kayong pumunta dyan. So, tulad sa ginagawa ko, dito lang po ako lagi, sa gitna. Para nang sa ganon, iwas po tayo sa abala. Lagi nyo pong babantayan dito yung mga traffic light po natin. Pag nag-orange na po, dapat po nakahinto na po kayo, huwag na po kayong dumiretso. Dahil pagdating ng orange na ilaw, sa MTPB po kasi walang orange. So pula na kagad yan, pwede na po nila kayong hulihin. Kasi yun po yung ordinansa nila. So bawat syudad, may kanya-kanya pong ordinansa na pinapatupad tungkol sa mga traffic rules. So sumunod na lang po tayo para tayo po ay hindi mabala or hindi tayo matikitan. Ayan po yung sinasabi ko sa inyo na huwag nyo pong papasukin yung nandyan sa may bandang kanan. Kasi po, para lang po yan sa mga PUV o public utility vehicle. Wala pong nakalagay doon sa bandang unahan, pero makikita nyo po yung signage na PUV lane only. Ayan po, nasa poste. Kaya po, mag-iingat po kayo dyan, huwag po kayong papasok. Andito naman po, ito naman po yung isa, yung huwag nyong papasukin dito sa Maynila. Yung nasa bandang kaliwa po, PUV lane po yan. So huwag po kayong papasok dyan sa kaliwa na yan. Makikita nyo naman po, nandyan sa gitna yung signage, PUJ lane only. So huwag na po kayong pumasok dyan dahil sigurado po ang huli po kayo. So para tayo makaiwas po sa abala, sundin na lang po natin yung mga traffic rules nila para wala po tayong problema sa pagmamaneho. Kaya kung kayo po ay magagawin ng Maynila, kahit saan pong parte ng Maynila, mag-ingat po kayo. Sundin nyo po lahat ng traffic rules and regulation po nila para hindi na po kayo maabala, hindi na rin po kayo mahuli, at wala kayong magiging problema. Dahil sa panahon po ngayon, mahirap po talagang tumubos ng lisensya. Kasi ang pila dyan, sobrang haba po. Kaya, so ako sa inyo, iwasan nyo na lang pong mahuli, sumunod na lang tayo. Okay po? Ganitong yung mga intersection po, pag kayo po ay didiretso, mas maganda po, dito na lang kayo sa bandang right side. Kung didiretso kayo. So, kung nandito po kayo sa right side, kasi dalawang lane lang po yan, wag na wag po kayong kakaliwa. Kung diretso kayo, diretso, kakanan kayo, kakanan kayo. Kung dito ko po kayo nakapila sa kanan, wag na wag po kayong kakaliwa, huli po kayo dyan. So, kung nasa kaliwa kayo, pwede kayong dumiretso, basta kakaliwa lang kayo, wag din po kayong kakanan, dahil mahuhuli kayo. So, yan lang po ang technique dito sa mga intersection sa Maynila. Kailangan nyo lang po sundin. So, pag nagkamali kayo dito, sigurado, huli po kayo. So, ayun guys, sana nakapagbigay ako sa inyo ng mga tip kapag kayo po ay nagmamaneho sa Maynila. So, yung batas po na yan na pinapatupad sa Maynila, yan po ay pangkalahatan. So, buong Maynila po yan. So, yung binigay ko po sa inyong sample, dyan lang po sa along Taft Avenue, kasi dyan po ako dumadaan. So yung pinapatupad nila dyan sa Taft Avenue, hanggang parehas po yan sa buong Maynila. So kapag kayo po ay nagagawin doon, mag-ingat po kayo at sumunod po kayo sa mga traffic
rules po nila para po tayo ay makaiwas sa abala, makaiwas sa ticket, at makaiwas po tayo sa maklamp yung sasakyan natin. So, ngayon sa pagkakalam ko, nabalitaan ko kahapon na nag-announce si Yorme na magkakaroon sila ng no contact apprehension. So, ibig sabihin, hindi na po kayo mahuhuli ng MTPB, pero hindi pa ulit ako nakakabalik doon. So, kapag ganun po yun, kayo po ay babantayan sa pamamagitan ng kanilang mga CCTV. So, kayo ay hindi na makakakita ng enforcer nila. So, pag nag-violate po kayo sa nakuhanan kayo sa CCTV, kapag kayo ay nakuhanan sa CCTV, naka-record na po yung violation nyo po sa kanila. Pag lagi po kayong nagkakaroon ng violation, naiipon po yun, dumadami yun, malalaman nyo na lang po yun pag kayo ay nag-renew na po ng sasakyan or nagpa-registro kayo ng sasakyan ninyo, kasi ang kukunin lang talaga nila yung plate number nyo. So, kung sa ganon, ang magbibigay ko lang po advice, mag-ingat na lang po tayo para kahit walang enforcer, wala nagbabantay, nasa maayos po tayo nagmamaneo, sumusunod tayo sa traffic rules nila. So, wala po silang masisilip sa atin para magkaroon tayo ng traffic violation. So, ang maganda niyan, po tayo sa mga traffic rules na pinapatupad po nila. At sa ganun, hindi tayo maabala, wala tayong problema, hindi tayo magbabayad ng violation. Iba, pakishare na lang din po ng video, pakisubscribe na lang din po para sa mga susunod pa po na video na aking ma-i-upload po sa aking YouTube channel. Thank you. Ingat.